kakalayan yung mga loads, talagang sinamahan ko lang yung anak ko at saka yung kaibigan nilang magbike. Nakarating kami dito sa may riverbank, di ko akalain na may ganito para kaganda ang pagbibikean dito. So first time ko nakarating dito sa riverbank na ito, mga loads. Tara! Talagang sinamahan ko lang magbike kasi wala pa akong tiwala dyan sa anak ko na magbibisikita, ang dami-dami sasakyan. So dito sila pumunta pala sa ano, sumusunod lang ako sa kanila eh, ano, bargada nyo, nag-uusap. Kaya alam mo kung ano pinagmitingan, mga loods, sa ilalim pa ng sikat ng araw, napakainit din kaya. Pero yun, umalis kami ng alas 12:30 dun sa Antipolo. Ayan, nandito kami sa may Marikina sa riverbank. So ayan, no, nag-uusap pa. Hindi ko alam kung ano pinag-usapan itong mga binatilyo na to. So habang nagmi-meeting pa yung dalawa, ito, paikutan na lang natin ang video kasi nakaiba rin ang itsura nitong riverbank na to. Biruin mo, mga lods, kung bumabaha pala, di talagang puro tubig pala itong lugar na to kasi maabot na nga doon sa city mismo ng Marikina yung ano yun. So yan, sa lukuyan din may ginagawa, di ko alam kung ano to, dike siguro itong ginagawa dito. So ngayon lang ako nakarating dito, hindi ako sumama dito sa mga kabataan nito. Bisikleta, hindi ko makarating sa luwan ito, sa may riverbank. Yan, yan o, may ginagawa. Bako. Yan. Maganda rin siyang pasyalan, lalo na kung hindi mainit, siguro. Masarap din mamasyal dito o magbike. Meron din ako nakikitang bicycle for rent doon. Kaso, ibang klaseng bisikleta. Lumang style ba? Hindi ko lang alam, mga loods, magkano. Kaya pwede rin mamasyal dito para Marikina. Lalo kung may bisiklita, walang ganong tao, walang sasakyan. So, pwede rin ganyang pasyalan, mga loods. Kung talagang bisiklita naman, kahit saan naman makarating yan, wala namang guli yan. Ako nga ngayon, walang helmet kasi nung napinasuot ko rin sana ko yung helmet ko. So sa madaling sabi, medyo ikot-ikot muna tayo dito. Tingnan natin yung mga paligid na to kung anong matatanaw natin. Grupo din yung mga barkada. Yan yung mga bike for rent na yun. Sa musikita yung parang pambabaeng style. Ganun yung nakikita ko dun. For rent. Mayroon pa kang maisan dito eh. So ibig sabihin mataba rin pala yung pagkagaling siguro sa baha. Wala nang baha yun, nagtanim ng mais. Maganda rin, maganda rin, first time natin makarating dito, mga loods, itong Marikina riverbank na to. So, sa madaling sabi, kuting paikot-ikot lang dito, iayain ko na to silang uuwi mamaya kasi dito lang naman din pabalik-balik. Yan yung mga klase-klase din, mga hayop na nakalagay dyan. Yan, camel. Ayun yung bike na yun, parang yung bike for rent na yun. Hindi lang alam kung magkano ang renta na. Siguro di naman naabot ng 100 yan. Siguro ba, 50 pesos lang, depende. Kung mga baka na tawag dyan. Statua. Yung mga puno rin, mga loods, kakawayan. Maayos din sa Marikina. Ayan o, mais yan sa may bandang kanan ko, mga mais yan, mga loods. Maganda rin ang tubo ng mais. Sabihin, tinataniman nila, sinasamantalad nila yung ano, pagkakataon na walang baha. O, tinaniman naman ang mais. Kaya pa paano may maaani, di ba? Talagang mahusay tayo mga Pilipino, mga loods. Di ba? So, sa magaling sabi, first time natin makapag bisikleta rito. Ayan yung anak ko. Picture dito siya. Salamahan ko lang kasi sa totoo lang wala akong tiwala na magbisikleta sila lang eh. Kasi bago pa lang yan natutong magbike. Iba tayo mga magulang, iniisip natin yung mga anak natin. Ayan, sinusundan-sundan ko siya. Kasi mahirap na. Mayroon mga ibang mga nasa nakasasakyan. Balasuba, so talagang nasa likod lang nila, sinusundan ko lang sila. Ayan.
So medyo nagutom na. So paisnakin ko muna sila mga lods. Ayan o. Pinakwik-quik ko muna sila. Ako din muna kumakain yan. Masarap naman yan siguro. Kaso lang sa ngayon parang hindi muna tayo mahiling magkakain yan. Kasi mahirap na. Sa trabaho natin kasi baka mamaya magkaroon ng problema dahil yan sa mga pagkain na ganyan. Street food. Quick-quick daw yung kinain nila. So ako nakatingin sa kanila kasi kumain na rin naman kami bago umalis kasi alas 12:30 nga kami umalis ng bahay. So sa madaling sabi, sila na naman. Snack ko ng quick-quick. Tsaka palamig. Kasi siyempre, mga kabataan, yung hilig nila ito. Yan ako, talagang masarap na sarap sila sa pagkain itong quick-quick. Mas maganda yung mas mahilig yung mga bata sa ganito, bisikleta kaysa naman puro lang cellphone. Masisira yung kinabukasan nila dyan sa cellphone laro, ML. Number one na kalaban ngayon yan, mga kabataan, maraming mga bata na na-addict dyan. Pag nilalaro ng hintayin ko na rin muna silang matapos. May ayayain ko na rin uuwi yung mga yan. Kasi dito lang eh. Kumbaga, kaya paano, natuklasan natin na meron palang ganitong pasyalan dito sa Marikina, Riverbank. Yan. Sarap na sarap yung anak ko. Yung isa naman kaibigan niya yan. Nagbisikitan sila dati. So, hindi pa rin sila tapos. Yan, paikutan na natin ng konti. May ayayain ko na yan sila mga lods. Uwi na kami. At paano nakapasyal tayo dito Marikina Riverbank. Ayan. So, malapit na matapos yung you know, inigo pa yung sabaw ng sausawan. So kapag namasyal dito, pagkain nagutom na talaga, ayan, may mabibilhan salagang 20 pesos 5 pirasong itlog ng pugo at tinatawag nilang quick-quick. Tapos yung palamig nila, pantulak, ito nga, 10 piso. Ayan, so sila lang talaga yung pinag-snack natin, binatilyo na to. Ayan, kala mo binata na, pero binatilyo pala, magkikinsianyos pa lang yan mga lods. Yung anak kong lalaki. Ayan. So, yayain ko na silang pauwi. At dalawang oras na rin kami mahigit. Ayan, pauwi na kami mga lods. Kita nyo. Kung wala ako, so hindi pa makapagsuot ng helmet. No? Ayan, no? Huli ka, pinagkutusan ng helmet muna. So maraming salamat mga lods at mabuhay kayong lahat.